So, ayan guys, andito tayo sa ating transplant na sili. Yung tinanggap natin kamakailan lang na ating seedling. So, kikita nyo dyan, wala siyang pruning at marami na siyang bunga. So, ayan, nagkabunga na siya. Ayan, so, tinanggap natin to para sa gardening. Hindi po ito pang ano talaga bintahan. So, yung mga seedling na to guys ay mga reject ito kasi yung kanyang hugis ay halimbawa ito ay yung kanyang Y ay hindi mo na makikita yan kasi ano siya parang deform siya pag paglaki niya. Ayan, so dito rin sa kabila yan. So ang gagawin natin ngayon ay magpo-pruning tayo at gagawa tayo ng trellis para dito. So meron akong hinanda dito na ito yung arch pipe natin. Bali ano to, steel pipes na plastic coated. So, meron siyang coating na plastic. So, ito yung pangpalit sa kawayan, guys. Kaso yung kawayan ay napaka, ano siya, napaka, kumbaga, wala talagang anong kawayan dito na, ano guys, talagang maghanap ka ng kawayan dito. Talagang hindi ka magkakita. Minsan lang ka lang magkakita ng kawayan dito. Yung iba talagang mayroong pag-aaring kawayan. So, sila po yung gumagamit nun. Pag kasi paubos na yung kawayan dito ng bintahan, ito yung pinalit. Ito yung hindi naman siya magkapal na pipes guys, medyo ano lang siya, manipis, tapos may coating na plastic. So meron tayong pin dito, dalawa, at meron tayong straws dyan sa sasakyan natin. So unang-una natin gawin ay gawin natin yung trellis, at pagkatapos ng trellising ay mag-pruning tayo nito kasi marami na siyang sanga sa ibaba, hindi na siya talaga pang ano talaga. At wala tayong ano dito guys, wala tayong abono rito. So, hindi tayo nag-abono dito kahit minsan. Yung before transplanting lang, nag-abono tayo, tapos pagkatapos noon, hindi na tayo nag-abono. So, kasi ano lang to eh. Hindi ko naman kailangan to guys eh, kasi may ano to, ako doon na tatlong klase ng sili. Kaya lang, bali respeto na rin sa nagbigay nito, tinanim ko na lang siya. So pag sino yung gustong kumuha ng sili, di kukuha kayo dyan. Unlimited po yan. So ayan, at releasing na tayo. Ang unang natin gawin guys, itong ating bow ay itutusok natin. Tapos dito sana natin itutusok to sa i-install dito sa gitna ng ating puno. Ayan, kaso marami kasi yan at kunti lang yung bilang natin ng ating buo. So, hindi po natin na i-center dito kasi hindi po magkakasya. Kulangin tayo sa ating resources. Meron naman dito sa kabila rin doon sa ating. Pero, alam, ano na yan. Time consuming lang. So, ayan, at umpisa na natin ang ating trellising. So ayan guys, at medyo ano na siya, pumurma na yung ating trellising. At next natin gawin ay itutusok natin yung pin natin para dito sa itatali nating straw. So dito po natin itutusok yan guys, dito sa center ng kanyang ang tawag nito, bow. So ayan. Ayan, at saka dito rin sa kabila, kung meron kayong mga tambang dyan guys, yung mga sanga ng bayabas, yung matitibay na pang ano talaga, pang foundation ng inyong itataling straw,
ayun po yung gagawin nyo. So, bali dito is temporary lang po ito kasi hindi naman ito pang bintahan talaga. So, ayan. So, next natin gawin ay kuha tayo ng straw at tatalian natin. So, ayan guys, ito na pong straw natin ay titali natin ito. Magsimula na tayo magtali. Ayan, so, tatali natin sa pin natin. Ayan. So, ayan guys, natali na po siya at ikakabit na natin sa ating trellis. So, unahin natin dito sa gitna. Ayan. So, ganyan po ang pagkabit ng ating trellis at i-round nyo po yan ng isang beses, ganyan, para hindi po hindi siya dudulas sa ating, kasi pipe po kasi ito, masyado siyang madulas. Hindi katulad sa kawayan na hindi po siya nadudulas. Ayan. At saka, yan na po, parang lock, nakalock na po siya, ayan. Isang ikot na po siya, ayan. So, ganyan lang po, isang ikot at ilock natin dito. Ayan, at ayan, hindi na po siya madulas yan kasi nakaano na siya, nakalock na siya. So, dito rin sa kabila, ganun rin gawin natin. Ayan. So, nakalock rin siya, ilalock nyo natin at saka i-roundin natin ng isang beses. Ayan. So, pag ganyan po, hindi na po yan madulas guys. So, repeat same process hanggang matapos tayo dito doon sa pinakadulo. So, pag sa dulo, ganun din gawin natin. Itali natin dito sa ating pin para meron siyang stopper. So, ganyan. At itutuloy na natin. Line natin guys ay ganoon pa rin, itatali natin dito sa ating pin at doon ikakabit natin yan at yung magiging space niya sa gitna sa dalawang tali na to ay yan yung pinaka-center ng ating sanga na ipapalagyan dyan. So ayan at tuloy natin yung pag-install. So ayan guys, tapos na yung ating pag-install ng ating trellis at makikita nyo dyan na naka-install na yung ating straw at maganda yung pagkatali niya at medyo talaga matibay na siya. Ayan, so kung kailangan yung apat na sanga guys, so apat na spaces po yung dito, yung space na to ay nasa 10 to 15 centimeters po yung ganyang space na yan sa gitna ng straws. So kung apat na sanga yung palakihin nyo, gumawa lang yung apat na spaces din. So dito sa akin naman at gardening lang naman ito ay tatlong spaces lang yung kailangan ko dito. So okay na yun. So yun sa mga pambintahan talaga. So bali apat. Kasi yung hugis ng ating sili talagang Y yan. Tapos yung Y naman ay nagpo-produce ng isang Y. So, bali apat yung malaking stem niya. So, apat yung species na kailangan natin. So, ganyan lang. At susunod natin gawin nito ay pruning na natin itong ating sili. So, ayan. So, bali ito yung ating sili guys. At kikita nyo dyan na meron siyang Y dito. Y, ito yung the main stem niya. At saka yung Y, hugis Y niya ay nandito. So, sa baba nitong Y na to guys, ayan makikita nyo. Sa baba na ngayon ito ay puputuloy natin yan lahat ng sanga dyan. Kasi yan yung tinatawag na suckers. At yan po yung sumisipsip ng maraming nutrients. Kasi malapit lang po siya sa... At siya yung nauuna dito guys. Malapit dito sa pinaka puno niya. So siya po nauuna yung sumisip ng nutrients. Kaya yung sanga dito sa pinakamataas ay hindi na po yan lalaki. At hindi mang bigay ng maraming bunga. Kasi naisupply na dito sa mga maliliit na sanga dito sa ilalim. So yan po yung purpose ng pruning natin. So kailangan natin putulin to. Yan, mga sanga na yan. Lahat yan. So wala pa tayong iiwan dyan kahit isa. Yan. Kasi talagang ito yung sumisira sa structure ng ating sili. Ayan, so dalawa na lang naiwan. Yung Y na lang. Tsaka ito yung papalaki natin ng
marami. Marami siya nga, ito yung pasanghain natin marami, at saka ito yung magbibigay ng maraming bunga, maraming bulaklak, maraming bunga. Para wala na siyang kaagaw diyan kasi pinutol natin yung kanyang mga sanga-sanga sa ilalim. So dito naman sa kabila ay makikita natin na wala na siyang Y kasi na-deform ito nung maliit pa. So yung ang gagawin natin, hanap tayo ng malaking malaking puno. Ito yung pinakamalaking puno niya, ayan. So dito sa ibabaw ay mayroong na-produce yung Y, at yung Y niya ay nagbunga rin dalawa, ayan. So ito yung magiging mainstream natin, yung dalawang sanga na to na malaki. So yung iba puputulin na rin natin. So ayan, at para maging yung structure ng pagkapuno niya ay ma-reshape, balik sa dati. Ayan, so yung sa ibaba nitong natanggal na yung bunga. So sa baba nitong Y na to ay ubusin natin yung sanga dyan. So wala tayong ititira dyan, kahit isa. So lahat dyan. Ayan. Ayan. Yung sa mga gardeners lang guys ay pwede naman tatlong sanga guys. Iwan kayo ng isa dito sa baba. At yung Y dito ay yan yung ano nyo. Yan yung paramihin nyo. So ayan, at pumurma na siya. At yan yung hugis niya. Ayan. Yan yung structure ng pagkapuno niya. So diyan siya, dito siya sa taas magiging mag-concentrate ng pagbubunga ng marami. So ganyan po yung ating pruning ng ating sili guys. So kailangan po talaga natin mag-pruning. Ayan. Dito sa ilalim may mga dahon dito ng pakwan. Okay lang yan kasi gardening naman ito eh. Hindi naman ito pang industrial farming. So okay lang yan. So ganito rin sa iba dito. Ganito rin yung gawin natin. Talagang puputulin natin lahat ng sanga to, yung mga suckers na yan. Ayan. So wala tayong ititira dyan kahit may bunga pa yan. Ayan. Sayang man ito pero wala rin silbi kasi yan po yung sumisipsip ng maraming nutrients eh. Kaya dito sa taas, yung marami, pinakamaraming bunga, wala na siyang maibigay kasi nakuha na doon sa mga suckers na yan. So ayan. Dito rin. Ayan. Kahit maliit to. Stress na stress to kasi walang dilig. Ayan. So ganyan lang guys. At yan lang po yung doon sa mga nagtatanim ng sili dyan. Ay yan lang yung tips ko sa inyo. Pag nagtanim kayo ng sili, ay iwasan nyo yung area na kasi yung sili guys ayaw niya yung maraming tubig kasi naiipon yung tubig sa ano niya, sa plastic mulch doon sa kanyang paahan. Ayaw niya yun kasi nawawala ng nitrogen yan, kasi yung sili talagang gusto niya ng maraming nitrogen. Tapos pag na iipon ng tubig dyan ay nadidissolve doon lahat ng nitrogen, kaya nag-i-lose yung kulay niya. At minsan yung iba namamatay kasi yung pahal niya ay lumulutang na sa tubig. Ayan, so talagang gumawa kayo ng sa mga side na ano dyan sa kanyang plastic mulch, yung kanyang plating or bed, ay gawa nyo ng water drainage pag nagsili kayo, kasi yung sili ayaw talaga ng maraming tubig. So ganyan, at see you in the next one.